Dok, wala na pong na-admit over the weekend. Pero klaruhin lamang po ba namin, ano, may admitted pa rin po ba ng COVID-19 patient sa mga oras na ito? Ang huling interview noon, sabi ko, 0-0 kami over the weekend eh. Weekend yon, ang Saturday, Sunday. Pero nitong December 8, nagkaroon kami ng 4 na admission. So ngayon, 0 uli naman yung yesterday, except for that 4, ano. So ngayon, 20 ang active na COVID na nasa hospital. Eh, konti na ho yan kumpara sa mga dati namin noon na nag-120, diba, noon? 120. So, malaki na rin kaginhawaan sa ating mga health workers sa NKTI. So far, yung mga admitted po na COVID-19 patients po natin, kumusta naman po sila? Mayroon pa rin po ba tayong mga pasyente na nai-intubate or mga na hanggang moderate cases na lamang po ang kanilang mga sintomas? Merong isa kami na nasa ICU. Otherwise, stable naman. Karamihan, moderate lamang sila. At ito po ay dahil may comorbidity or hindi pa po bakunado? Yes, oo. Yung mga nagda-dialysis, ganon. Mm-hmm. Yung dati, may mga kidney failure na sila. Kaya ganon. Pero ang lumalabas po, doon po sa base sa mga nauna niyong nasabi, ibig sabihin po, unlike before, araw-araw, meron tayong natatanggap or na-admit na mga COVID-19 patients. So ngayon, may mga araw na zero talaga. Zero to one. Okay, mas madalas zero mula nitong December. Mm-hmm. Ito lamang tupos lang nitong December 8. Naging 4. Pero zero naman uli yesterday, December 9. Okay, so let's see itong over the weekend. Opo, that's great news. Pero nandyan pa rin po, alerto pa rin po ang ating mga healthcare workers. Ano po, dahil lalo na itong may banta naman po tayo ng Omicron variant. Paano po naghahanda ang ospital on this? And nagluluwag na rin po yung restrictions. Hindi po maiaalis na posibleng baka magkaroon ng, hindi naman total surge, pero tumaas yung bilang na magkakaroon po ng COVID. Nakahanda pa rin kami kasi identified na namin kung ano ang mga rooms na naman nagagamitin namin sa COVID. Identified pa rin yan sila. At saka kung sino din ang mga health worker namin na dapat ibabalik na naman namin doon. So meron kaming contingency plan na dyan kung sakaling magkaroon ng surge. Mm-hmm. Kumustahin ko na rin po dahil during the surge, yung pong marami talaga tayong pasyente, talaga pong to the point na hindi na po natin kayang matanggap ano, yung ating mga COVID patients. Pero kumusta po yung mga dialysis patients po natin? Yun po ang specialization po ng NKTI. Kamusta po sila? Ngayon po ba ay mas kampante na silang bumalik for dialysis? And during those times po ba may mga pagkakataon na ayaw, takot naman yung mga dialysis patients natin na magpa-dialysis? Noon kasi, di ba meron kami talagang mga regular na nagda-dialysis na pasyente. Tapos, kung hindi tayo handang-handa, mga last shift, inilaan namin para sa mga COVID. Last shift meaning hating gabi o maumagahan na na-displace din yung mga non-COVID namin. Pero ngayon, mula nitong mga Hulyo, nagkaroon kami ng modular hemodialysis area na doon ay itinayo sa tulong ng IATF at ang DPWH. So yun ay kung 20 stations yun, doon lamang ang mga COVID patients na nagda-dialysis. So kampante ngayon yung mga non-COVID namin na hindi sila dapat mahawa kasi nasa labas na siya, may separate kaming modular facility doon sa labas. Na 4, ito yung pinapakita nyo ngayon sa picture, 4 COVID patients lamang.